Alam nyo ba na kahit nakaupo lang ako rito, pwede na ako mag-tour sa loob ng National Museum? Salamat yan sa application na na-develop ng Project RAIN o Resilient Education Information Infrastructure for the New Normal. Bukod dito, may iba pang apps ang Project RAIN na makatutulong para ilapit sa mga estudyante sa liblib na lugar ang kalidad ng edukasyon na nararapat nilang makamit. Gaya na lang nitong pinuntahan ni Diego. Wait! Matawagan nga si Diego. Hello, Diego? Diego? Wala sigurong signal si Diego. Hirap ng signal. Dito kaya. Sek! Ba yan? What is up? This is Diego with a J. Back with another story packed with science, technology, and innovation. Today, nandito tayo ngayon sa Castillejos, Zambales upang alamin kung paano nga ba nakatulong ang Department of Science and Technology magkaroon ng koneksyon sa edukasyon ang mga mag-aaral sa isang paaralan dito. Nandito kami upang bisitahin ng isang school at alamin kung ano nga ba yung problema nila, specifically sa connectivity. Pero bago yon, meron muna kaming kakausapin na isang estudyante upang alamin ang kanyang kwento kung paano nga ba siya nakaka-adapt sa mga makabagong panahon, lalo na sa mga modular learning styles. Kaya tara, samahan nyo kami. Ilang metro mula sa Look Integrated School, nakatira ang 16-year-old grade 10 student na si Ellen Rose Bacani. Pangalawa siya sa anim na magkakapatid. Construction worker ang tatay ni Ellen, habang housewife naman ang kanyang nanay na si Lovelyn. Minsan, namamasukan din ito sa barangay. Kamusta po ba yung hanap buhay niyo dito sa Look? Mahirap po ang ano dito, buhay po sa... Ano po usually yung tinatrabaho o pinagkakaabalahan? Nagtatanim po ako, naglilinis. Dalawang beses lang po sa isang linggo? Twice a week lang. Paano po pala kayo nung nag-pandemic? Siyempre, nagbago yung... Yung pag-aaral, yung pagpasok, hindi na ho araw-araw. Opo. Ano po sila eh, pag ano po, modular po sila. Mm-hmm. Yun po, kinukuha ko po yung module nila sa school. Ah, kayo po mismo? Opo, ako pong nanguha. So ano po bang kailangan ho ba ng parang cellphone, ng tablet? Opo, kailangan po nila. Mm-hmm. Kaso po meron yung time po na talagang walang signal. Oh. Wala po, hindi po sila nakakagawa ng mga research nila. Kasi po wala po talaga eh. Gano'ng kahalaga sa inyo ng mga katapos sila? Malaga. Karamihan naman po kasi dito sa amin, hindi po nila kayang magpaaral din ng mga ano nila dahil nga sa sobrang hirap ng buhay. Okay. Sabi ko nga po, kahit isa lang po sa mga anak ko ang makatapos ng pag-aaral at makakuha ng magandang trabaho po para matulungan din po nila kami. Araw-araw naglalakad lamang si Ellen papasok sa kanyang school. Asynchronous ang klase niya ngayon, ibig sabihin, hindi nila kailangan pumasok sa eskwelahan at sa module muna ang kanilang pag-aaral. Pero sa sitwasyon ng buhay ni Ellen, kailangan niya pa rin pumasok sa paaralan. Ellen, ba't ka ba pupunta ng school ngayon? Kasi po, doon po ako kumukunit ng internet para po gumawa ng module. Kumalik lang po yung bahan ko eh. Isang po, 10 tapos... 10 pesos. 20 po. Pwede mo may kwento sa amin pala kung ano yung usual mo ginagawa sa isang maghapon. 6 po yung ano ng prepare ko. Tapos po yung pagligo ko. Tapos 6:30 po, lalakad po. Pagdating sa school, magbubukas po ako ng notebook para tignan po yung assignment. Tapos ano po, pupunta po kami sa TDE room para mag-computer. Tapos doon yung ginagawa yung mga assignments? Opo. Okay. Sa tingin mo, mahirap ba na wala kayong internet talaga? Mahirap. Kasi po pag ano po, may gagawin na project, hindi po magawa. Hindi po namin ma-search kasi wala pong wifi. Samahan ka namin sa school mo. Tara. Po. Sige. Tara. Merong 113 students sa Look Integrated School. Dating elementary school ang para lang ito. Pero nadagdagan ito ng high school para hindi na pumunta sa bayan ang mga estudyante. Dahil ito lang ang nag-iisang school sa Barangay Look. Karamihan sa mga teachers, malalayo rin ang bahay mula sa Look Integrated School.
Isa na dyan si Sir Romuald Ragadjo o si Sir Romy. So sir, nakita niyo pala yung sitwasyon no, nung pre-pandemic, nag-pandemic at ngayon. Mm-hmm. Pwede niyo ba sir sa amin makuwento ng very brief lang yung inyong na-experience? No? Actually, noong pre-pandemic, hindi pa masyadong marami ang mga ginagamit ng mga technology devices sa pagtuturo. Noong pandemic na lang nalaman na naging important siya sa pagtuturo, lalo na kapag nasa bahay. So dito, naging mahirap sa amin yung pagtuturo noong pandemic dahil hindi kami makapag-resort sa blended. Yun yung gagamit ng modular and then yung online na sinasabi nila. Kasi hindi kami pwede ng online dahil wala kaming signal noon. And then walang mga devices ang bata. Noong pandemic, wala kaming magawa kung hindi puro modular ang gamit namin. So nagpiprint kami ng mga modules. And then, pumupunta kami dito, dinidistribute namin sa mga. So, sir, parang ganun yun na natutulungan din yung mga estudyante? Kinukuha nila dito yung kanilang mga modules, inuuwi. Then, mayroong mga time na isasubmit nila dito din sa school, doon din namin kukunin. Ah. A year ago, dumating itong si DOST-ST na magbibigay daw sila ng solution sa communication problem. Kaya nung na-introduce ko sa mga bata yung application ng DOST, tuwang-tuwa naman sila. At least kahit walang net, makakapag-research sila. Papasalamat nga ako sa DOST na isa sa mga solusyon sa technological advances ng local integrated school. Malaking tulong nga itong project ring ng DOST dahil sa pamamagitan nito, mabibigyan namin ng voucher yung mga bata na kung saan makakaroon sila ng access sa internet, doon na sila makaka-search ng kanilang mga materials. So, parang kumaga may security na kayo ngayon, sir, na meron na silang lahat, pantay-pantay na may access. Yeah, aside from the offline materials na built-in doon sa project ng DOST. Kaya salamat sa DOST-ST Project Rain. Ang Project RAIN o Resilient Education Information Infrastructure for the New Normal ay project ng DOST Advanced Science and Technology Institute or DOST-ST. Nag-develop ang DOST-ST ng technologies para matulungan ang mga schools na hirap sa online learning. Layo nitong i-bridge ang digital divide sa bansa para hindi mapag-iwanan ang mga school mula sa remote areas. 2023 dumating ang Project RAIN sa Look Integrated School. Meron ding iba't ibang app ang Project RAIN para makatulong sa learning ng mga estudyanteng gaya ni Ellen. So, Sir Philip, ano po ba talaga yung Project RAIN? Yung Project RAIN, ano siya, isa siyang initiative ng DOST na ang layo niya ay tumulong sa mga schools na hirap sa online learning. So, nag-develop yung DOST, AST, ng mga technologies na maaaring makatulong doon sa mga schools na maaaring napag-iwanan nung pag-shift from physical face-to-face to modular. Panahon ng pandemya. Before we came in, isa yung look sa schools na hirap mag-shift to modular learning kasi walang signal, no? So, dahil nga wala silang signal, ay kinakailangan ng mga offline mechanisms na makakatulong din doon sa modular mode ng education na in-implement no, nung panahon ng pandemya. And even nung pa-proceed na tayo sa after the pandemic. So, kinakailangan pa gumamit ng mga gadgets, ng mga computers, etc. So, kahit walang internet access, ay may way pa rin para mag-continue yung digital learning. Ngayon na nakita niyo yung before at saka yung after nung implementation ng RAIN, ano naman yung nakita niyo yung resulta nung pagpasok ng project? Kung dati wala talagang signal tapos parang wala talaga silang way para makapag-proceed doon sa digital learning. Ngayon at least kahit papaano ay merong silang nagagawang paraan para mapagpatuloy yung digital learning at hindi sila nalalayo doon sa mga schools sa urban areas na nag-implement ng full digital learning. In fact, dito, mix nga siya ng offline tsaka online modes dahil may internet connection rin naman po yung Project RAIN. Bukod doon, nag-add rin ng value doon sa system or ICT infrastructure na hindi kinakailangan ng internet access para magkaroon ng access doon sa mga learning apps or services na ino-offer ng Project RAIN. So, meron silang access sa mga materials offline, even offline. Pwede ba natin siya makita? Yes, sure naman. Okay. Let's go. Sir Philip, ano bang meron dito? Ayan. So, ito yung interface ng ating LocalFi, isa sa mga technologies ng RAIN.
So ang first part ay yung pag-input mo ng voucher para doon sa internet access. Ngayon, kung hindi ka naman mag-i-internet, ito naman yung ating mga on-premise offline apps. Ito, sir, yung sinasabi niyo na available siya offline. Yes. Okay. So, yung una ay yung LocalFlix. So, yung LocalFlix ay ating repository ng mga educational videos from grades 6-12. And sorted rin siya by subject. So, lahat, sir, basically, ng videos dito sa LocalFlix ay ganito. Yes. Video format. Video format siya. May exercise din. For example, magbibigay si ma'am ng isang item para mag-quiz. Tapos multiple choice, tapos may timer para maging interactive din. So interactive videos talaga siya. Encompassing na siya for the whole grade 10. Yes, oo. Grade 10 at saka kung anong quarter na sila or semester na sila, yun yung nakalagay dito sa LocalFlix. So sir, ano pa yung mga pwede nilang i-access without any internet connection? Yeah. Yung isa pa nating application, yung Pambansang Museo 360. Mm-hmm. So ito ay virtual galleries from our National Museum. So hindi mo na kailangan pumunta doon sa ating Manila, no. So sir, this is an example. We are now seeing yung Scholarium. Yes, painting. Ayan, no. Ayan, no. Grabe yung detail. Tapos may additional information. Ah, on the side. Yes. So you can read about it. Basically full experience din, yes. Sir, no. So may description siya. It was painted in 1884 sa Rome. So, ayun to, may additional information about Scholarium. I feel so proud. Proud kasi na-pull off itong proyekto na to in the midst of the pandemic, no? Then, na-implement natin siya sa 9 schools in Luzon. Yes, oo. So, we have a school in Tanay Rizal, here in Loa Castelio Zambales. We also have a school in Benguet, in Nueva Vizcaya. We have 3 schools in NCR kasi may separate tayong project doon. We're in, sa urban areas ay may digital gap din eh. So, naglagay rin tayo ng rain technology doon sa mga schools na yun. So, in total of 9 schools in Luzon. We realized na this technology goes beyond education. So, we are harnessing the relationship between the schools and the community. Guys, ngayon, i-interviewin naman natin yung mga estudyanteng gumagamit ng materials ng Project Rain. We have 5 beautiful students dito ngayon. Ma'am, ano pong pangalan ninyo? Trisha Shane po. Keisha Shane. Trisha Shane. Okay. So, Trisha, kamusta naman yung paggamit ng Project Rain? Yung mga materials? Anong grade mo na pala? Sorry. Grade 10. Okay. So, kamusta naman yung paggamit ng mga videos, ng mga lectures dun sa Project Rain? Ano po. Nakatulong po talaga siya for study po. Kasi po, di mo na po need ng network ng internet. Makaka-explore ka na po ng iba't ibang bagay nang hindi gumagamit ng internet. So, syempre, nagamit mo na siya, na-experience mo na siya. Ano pa yung sana gusto mo pang makita dun sa project na to? Parang ano po, gusto ko pa pong ma-explore pa ng lalo. And makatulong po sa may research, mga projects po. Okay, next. Ano pong pangalan? Chloe Jen po. Ano yung naidulot nitong Project Rain na ito sa inyo? Yung Project Rain po is malaking help para sa aming mga students ng LIS dahil wala po kaming internet connections. Meron po pero hindi ganun kalakas and sobrang limited na places lang po talaga yung merong internet. So kapag nandito po kami sa school, nakaka-help po ng sobra yung Project Rain kahit walang network connection. Kasi meron po Starbucks, Kiwix, na pwede po kami mag-browse ng mga needs namin para sa school. Ikaw naman, anong experience mo dito sa Project Rain? Yung ano po siya, yung marami po siyang natutulong na kahit walang internet, offline po siya na nagagamit. Maraming salamat, DUST ASTI! So Ellen, kamusta naman yung school? Okay naman po. Sa tulong po ng DOST, nagagawa ko na po mga assignment ko, mga module. So Ellen, ano bang gusto mong marating sa buhay? Teacher po. Naging teacher. Okay. So sana na nakita mo na yung Project Rain na ganito, pag naging teacher ka na, sana may pasa mo pa to sa mga mas marami pang estudyante. Kahit man hindi ka teacher, pwede mo pa rin ituro sa mga kaibigan mo. Hikayate na gamitin itong project na to. So sana, pag naging teacher ka na, meron pa rin itong Project Rain. Or hopefully, mas marami pa
tayong projects na magbigay. Okay? Okay ba yan? Okay. Isa lang si Ellen sa libo-libong batang Pilipino na nangangailangan ng mas accessible na mga paraan sa edukasyon. At isa lang ang Project RAIN sa mga solusyon kung paano maiibsan ang napakalaki at napakalawak nitong problema. Pero malaki na ang naging ambag ng Department of Science and Technology. Pero syempre hindi naman kaya ng DOST na mag-isa na ma-resolve ang ganito kalaking problema. If it takes a village to raise one educated person, how much more an entire generation? Ay! O nga pala si Sek, no? Nalimutan ko lang. Tawagan natin siya. Wala pa akong signal eh. Sek! Ang laking tulong talaga nitong Project RAIN sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga lessons, videos at modules na kinalap ng DOST-ASTE, may pagkukuhana na ng iba't ibang learning materials ang mga guro. At may bonus pang virtual tour or virtual field trip. Para sa iba pang kwento ng tagumpay sa tulong ng DOST, balikan ang episode ng Siyensikat sa aming social media accounts. Magkita-kita ulit tayo next week para sa isa na namang makabuluhang istorya ng pag-asa gamit ang siyensya at teknolohiya. Ito ang Siyensikat, agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.